Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Ang tunay na pangalan ng mga tao, lugar at organisasyon na may kaugnayan sa kaso na tampok sa palabas na ito ay pinalitan at binago. Ang anumang pagkakahawig ng mga bagong pangalan sa aktwal na tao, lugar o organisasyon ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Nakabusang ko ta naman yung pagmumukha mo. Kaya minamalas sa mga paninda ko eh. Pag hindi ito nabenta, ikaw papausukan ko, lintik ka. Nay, pwede po bang maghanap na lang ako ng trabaho? Pang-ipon ko lang po, baka sakaling makahabol ako sa darating na pasukan o kaya po sa susunod na taon. Pwede ba? Itigil mo na yung ilusyon mo. Hindi ka na mag-aaral. At huwag na huwag mo mabanggitin sa papa mo, ha? Nakakahiya. Pasalamat ka nga, pinapalamo ka niya kahit hindi ka niya anak. Hindi ko naman po hinihiling na tustusan niyo po yung pag-aaral ko eh. Ako na pong bahala doon, huwag na po kayong mag-alala. Basta po payagan niyo lang po ako. Eh kung nandito naman po si tatay, malamang po pinag-aaral na ako noon. Di ba sinabi ko sa'yo, huwag mong babanggitin ng tatay mo? Buti nga patay na yun eh. Tapos na yung problema ko. Kaya ikaw, ha? Huwag kang magdagdag, ha? Pagod ako. Ibigyan mo na ako. Sa linggo ko mawawala. Mamimiss mo to. Maghapon akong naglako. Maubos na yung paninda ko. Kaya pagod ako. Sige na, sandali lang naman to. Ako naman ang bahala eh. Nawawala ang init ng ulo mo pagkatapos ko. Ano ba? Ayoko sabi. Ang baho mo. Bakit? Ikaw, mabango ka? Pasalamat ka. Pinulit pa rin kita. Masking amoy tinapa ka. Inaako ko na anak mo sa asawa mo eh. Ito lang, hindi mo pa ako mapagbigyan. Maghahanap na lang ako ng iba. Edgar. Uy. Baka umagahin ako mamaya kasi magtitinda ako sa pista. Ikaw muna bahala sa mga bata. Mom!
pa. Pagod ako. Nay! Sandali, sandali. Ano ba? Ano ba iniiyak mo? Nay! Uy, tutupon sa pag-aaral mo. Nay! Nay! Ginaasa po ako ni Papa. Ano ba yung pinagsasabi mo? Baka may makalinig sa'yo. Nay, panimulaan niyo po ako. Totoo mo yung sinasabi ko, Nay. Kilabota ka dyan sa sinasabi mo. Hindi magagawa yun ng Papa mo. Hindi po. Huwag kang gagawa niyo. Kastora, ikasisira ng pamilya ko, ha? Dahil sinira mo ng buhay ko, ha? Nung pinagbubuntis kita. Totoo mo yung sinasabi ko, Nay. Paniwalaan mo ako. Anak mo ako, Nay. Sarili mo lang matutugo, Nay. Paniwalaan mo ako. Hindi demonyo Edgar na yun. Hindi demonyo si Edgar. Mahal niya ako at mahal ko siya. At kung papipiliin niya ako sa inyong dalawa, siya ang pipiliin ko. Kaya huwag mo pagkakalat yung kasinungalingan mo. Dahil sinasabi ko sa palalayasin kita. Paliwanag! Kulong niyo yan! Tahon mo ako! Ang batang yan! Bahe! Nasaan ba ang mga magulang mo? Alam ba nila ang mga ginagawa mo? Hindi po. Parang awan nyo na po. Huwag niyo po sasabihin sa kanila kung nasan po ako. Hindi pwede. Kailangan malaman ng mga magulang mong tungkol dito. Para matulungan ka sa kaso mo. Minor ka pa kasi. Hindi niyo po naiintindihan eh. Huwag niyo po ako ipabalik sa kanya. Bakit ba parang takot na takot ka sa mga magulang mo? Ano bang ginagawa nila sa'yo? Ginahasa po ako ng papa ko. Ginahasa niya po ako paulit-ulit. Kaya huwag niyo po ako ibabalik sa kanya. Sinasaktan niya po ako. Sabi niya po, papatayin niya ako eh. Tulungan niyo po ako para awan niyo na po, pambus. Naniniwala kayo dyan? Eh, nagdadrama lang yan eh, para makuha niya simpatya niyo eh. Ikulong niyo na yan! Sobra naman kayo, Mrs. Bigyan niyo naman kami ng panahon para malaman kung ano ang totoong nangyari. Ah, basta! Gusto kong makulong yan! Mga peste sa lipunan yung mga batang kaling yan! Mrs., hindi niyo po alam ang pinagdadaanan nila. Lumaki din po ako sa kalye. Nagnakaw din po ako. Pero, nagbagong buhay ako. Dahil may mga tao na naniwala sa akin na may pag-asa pa ako. Jacky, ako si Vivian. Pwede mo akong tawagin, Ate Vivian. Dito niyo po ba ako ikukulong? Jacky, hindi kulungan to. Dito nakapagbago ang mga bata. At ang mga inabusong tulad mo. Dito rin ako nagsimula noon. Dito makakapaglaro ka. Makakapag-aral. Magiging normal na bata. Marami ka rin magiging kaibigan. At kung okay lang sa'yo, pwede mo rin akong maging kaibigan. Jacky, hindi madali ang pinagdaanan mo.
Pero huwag mong isipin na walang nagmamahal sa'yo. Mahal ka ng Diyos. Eh, kung mahal niya po ako, ba't po nangyayari sa akin to? Bakit niya ako pinabayaan? Bakit niya ako binigay sa isang ina na hindi ako kayang mahalin? Hindi kanya pinabayaan. Dinala kanya sa amin para matulungan ka. At lahat ng mga sugat mo dahil sa pang-aabuso sa'yo, pagagalingin ng Diyos yan. Bibigyan kanya ng bagong puso. Bibigyan kanya ng puso na kayang mahalin ang nanay mo na hindi nagtrato na mabuti sa'yo. Boss, pilihin niyo po si Papa. Iniwan na po natin siya. Magandang araw po. Magandang araw po. Kayo po ba si Edgar Lacerna? Ako nga po. Ano po sa atin, ma'am? Arestado ka sa panggagahasa kay Jacky Manuel. Hindi ho magagawa ng asawa ko yun. May karapatan kang manahimik. Pero lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo sa loob ng hukuman. Sige na, damputin na siya! Sandali ho. Boss, hindi po totoo yung maawaki sa akin. Huwakan niyo masin, damputin na ako! Totoo yung boss! Wala po kayo. Inahasa po ako ni Papa ng 3 beses. Una po noong January, pangalawa sa kusina noong March, pangatlo sa kama ulit noong July. Ayoko po mangyari yun sa iba. Pero saan niyo po siya? Parang awa niyo na po, ikulong niyo po siya. Kamusta naman ang iyong relasyon sa nanay mo at sa kanyang kinakasama? Baliwala lang po ako sa kanila. Hindi po nila ako iniintindi. Hindi po nila ako mahal. Galit na galit po ako sa kanila. Hindi kaya dahil sa galit mo ay nagawa mo ang mga kasinungalingang ito? Hindi po. Totoo po lahat na sinasabi ko. Binaboy niya po ako. Kung ganon, pwede mo ba sabihin ulit sa hukumang ito kung saan naganap ang una at pangalawang panggagahasa sa'yo? Yung una po sa kusina. At saan naman nangyaring sumunod? Sa kama po. Pabago-bago ang testimonya mo. Bakit hindi ka kagad nagsampa ng kaso nung una kang ginalaw na kinakasama ng nanay mo? Bakit hinintay mo pang maulit ng pangalawa at pangatlong beses? Hindi kaya ginusto mo ang mga nangyari? Hindi po! Hindi yung totoo! Papatayin niya ako eh! Papatayin niya yung nanay ko! Nagsubuho ko kay nanay. Pero binaliwala niya ako. Nagbulag-bulagan siya sa dinanas ko. Hindi niya ako pinakinggan. Hindi ko alam kung kanino ako hihingi ng tulong. Kung saan ako tatakbo, natakot ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Hindi ko alam kung may maniniwala sa akin. Jacky, parang hawa mo na anak. Iurong mo na yung kaso. Huwag mong gawin sa pamilya natin to. Kapal naman ang mukha mong hingi kay Jacky yan. Pagkatapos ng lahat na ginawa mo sa kanya, ang ginawa ninyo, hindi kayo mga tao. Sino bang pakilamera ka, ha? Huwag mong nilalason yung utak ni Jacky. Pabayaan mong pamilya ko. Ako nang tatayong magulang nito. Habang ang batas natin ang uusig sa'yo, batas ng Diyos ang bahala sa'yo. Halika na. Uwi na tayo. Nay. Kahit masakit po, gusto ko yung patawarin. Sana sa pagkakakulong ng lalaking to, sana makalaya ka mula sa kanya. This honorable court finds the accused Edgar Lacerna guilty.
beyond reasonable doubt for the crime of rape. So ordered! Huli pa tayo sa recognition mo. Okay na po yan, Nay. Nais na yan. Nay? Opo. Pwede ko po ba kayong tawagin ng nanay? Oo naman. Ika nga rito. Oh, pwede din ba akong sumama dyan? Congratulations, Jacky. Alam mo, masaya ako. Nakabalik ka ng eskwelahan. At hindi lang basta nakabalik, ka, honor student ka pa. Maraming salamat po, Ma'am Boss. Eh, hindi ko naman po malalampasan lahat ng to, kundi po dahil sa inyong dalawa eh. At syempre po sa Diyos. Kaya nagpasalamat po ako sa Kanya dahil hindi lang niya po ako binigyan ng bagong buhay. Meron pa akong dalawang bagong nanay. Nanay Vivian at Nanay Maritess. Maraming salamat po sa inyo. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.